Hi guys, welcome to my channel, Tito Noise Vlogs. Ito mga kabayan ko, may balita kasi yung Population Commission natin dito sa Pilipinas. Meron pala mga edad na 10 hanggang 14 na taon, nanganganak na. Oh my God. Hindi sa nakikialam tayo pero wala ba itong parenting guidance? Yung mga ginagabayan natin mga anak? Eh kami, actually, sa bagay, mga 1950s, medyo madali pa buhay nun eh. 7 kami magkakapatid. Pero ang nanay ko nag-asawa, I think 18 eh. Pero mga 1950s, 12 anos pa na pwede ata mag-asawa. Pero sa panahon ngayon, mga kababayan ko, ang hirap ng buhay ngayon, maski may trabaho ka, kinakapos ka pa rin. Ito, 10 taon manganganak na. Eh, may pagkukulang talaga magulang nito, mga pabaya sa mga anak. Eh kami, mga nag-asawa kami, mga malapit na mag-30 anos eh. Oh, depende yan, pero ito, bata pa to. Musmus pa to, 10 taon, 14 na taon. Ayan, meron pa mga ano, yung nakaraan na taon, 2019. May mga 15 anos mga nanganak. Oh my God, tapos nag-increase pa to yung 2019. Mga young adolescents, ano, nagre-range sa 14 to 15, o may 10 pa nga nanganak eh. Tapos ganito mangyayari, o sino bubuhay niyan? Diba, maski na mayaman ng magulang mo, may problema pa rin. Ang bat, napakamusmus pa ng ano, ng edad, ano, para manganak. Diba, ang age ng marriage dapat is 21 above. Ang 18 pa nga ata, ano eh, hindi pa pwede, ano eh, kailangan may, ano eh, parental, ano pa eh, mamamaalam ka pa sa mga magulang mo eh. 18 or 21 ba yun? Correct me if I'm wrong ha. Pero ito, 10 taon ng anak na. Ano to? Hindi pinangaralan ng mga magulang, mga batang to. Bata. I think grade 3 to o grade 4 lang eh. Oh my God, ano ba nangyayari dito sa bayan natin? Di ba? Ano ba to? Ang dahil ba dito? Technology? Dahil umabuso na ang ating mga ano, teknolohiya? Eh kasi maski batang 7 taon anyos eh, may cellphone na eh. Oh, di may access na sa mga pinagbabawal na ano. Ito naman mga magulang na to, mga pabayarin. Hindi pinangangaralan mga anak nila, mga musmus pa. Eh kami nga, mga nasa 20s na kami eh. Ano kami, nire-remind kami ng mga magulang namin, oy, hindi basta-basta ang pag-aasawa, hindi basta-basta isusubong maiit na kanin niya tapos iluluwa mo, napakirap may asawa. Tignan mo ito, 10 taon, 14 na taon, nanganak na. Oh, huwag yung sisi na naman ng gobyerno nito ha, nasa magulang yan. Di ba? Iba nga dyan eh, pag gumiginhawa eh, nagpapasalamat balik sa gobyerno. Ano, sagot, hindi. Pero pag may problema, lalapit kayo sa gobyerno. Pag di kayo tinulungan, sisi niyo ang gobyerno. O, paano to? Ano naman magiging kinabukasan nitong batang to? Sa bagay, may mga magulang na ano, mga mayayaman din. Pero, karamihan sa lahat eh. Pasensya na ha. Yung nasa ano? Yung nasa DEF na ano, mga kabuhayan. Yung mga nasa ano, informal settlers. Eh kasi walang mga trabaho nga, walang ginagawa yung mga bata. Tapos gayon mangyayari. Sus, Panginoon ko. O yun lang, short lang ito mga kababayan. Kailangan talaga yung mga magulang mag-aral pa rin kaya nakagraduate na. Ang problema kasi, yung iba, hindi nakapag-aral. Maaga rin siya nag-asawa. 15 anos pa rin, nag-asawa na. Meron nga dyan, 18 anos, 3 na anak. O, Hindi sa nakikialam tayo, buhay nila yan. Pero, ano yung papakain natin sa kanila? O, paano yun? Yung magulang itong 10 taon anyos at 14 years old ang nanganak. May sapat pang kinikita yung magulang nito. O, panagtrabaho naman nung 10 years old, 14 years old, hindi pa pwede. Child labor yun, bawal din sa atin. Unless kung talaga may permit ng ano, Department of Labor, kung artista yun ha. Eh, hindi eh. Mga nasa informal settlers, karamihan dito eh. Mayroon din talaga pag may, ano, may advanced technology, tinan mo, wala eh.
Eh, ilan taon yung... Ako, ayoko na itanong yun. Mamaya, ma-ban ako ng YouTube eh. Pangaralan yun na lang mga, ano, mga magulang natin, lalo na sa mga informal settlers, or di kaya, dun din sa mga mayayaman, na ano, kaya nilang buhayin, kaya na nanganak yung anak nila, 15 anyos. Pero para sa akin, hindi pa pwede ito. Ang age na pwede manganak, 20 above eh. Pero itong 10 taon, 14 na taon, 15 anyos, napakasakit, napaka-ano nito. Hindi ko lang kung may head issue to ha, pag nanganak ng maaga. Hindi ako doktor. Tatanong ko minsan sa pamangkin ko nga kung ano mangyayari pag napaka-agang manganak ang isang musmos na bata, 10 taon, 11, 12, 14 na taon, mga anak na kagad. Okay lang mga kababayan ko, ha, binabati ko yung mga kamag-anak ko sa ano na lang, sa East Coast. Yung mga kaibigan ko sa ano, Saudi Arabia, sa Europe, dito sa Pilipinas, binabati ko. Pangaralan din natin mga kababayan ko, yung mga subscribers ko, yung mga nanonood dito kahit ko konti lang. Ano rin to, importante rin to, hindi basta-basta ito, ano, malaking problema to. Tinan mo, 10 taon mga anak na kagad, 14 na taon. Anong, sus, Panginoon ko. Ayun lang mga kababayan na, short lang to. Maraming salamat po. Ay, sandali. Paki-like lang po. Ang pagla-like libre, ang pag-subscribe libre din. E paano kung naging YouTuber na kayo, hindi kayo nila-like, hindi kayo sinusubscribe. Diba? Ano lang, para magtuloy-tuloy ang ating pag-vlogging, pag-vlog. Ang pera, wala yan. Secondary lang yan. Imang-imang maliliit na YouTuber, ano lang tayo, sakripisyo lang. Tuloy-tuloy lang ang laban. Hindi tayo mga superstar katulad nila. Sino ba yun? Sila Alex Gonzaga, mga Kong TV niyan. Hindi tayo. Tsaga-tsaga lang to. Magtutulungan tayo. Kaya magla-like kayo at mag-subscribe. O, di ba? Hindi katulad ng iba dyan eh. Si Ivana. Sino ba yun? Ivana Alawi ba yun? Ayun talaga, artista yun. Naglaba lang. Ilan ang views niya? 50 million views. O, yung iba dyan, agaganda ng mga intro, magaganda ang video, magaganda ang editing. Wala naman nanonood. Di ba? Kaya ano lang yan, swerte-swerte lang tayo mga kababayan ko. Tsaga-tsaga lang. Sige po, maraming salamat po. Ingat, bye!